mga nag-aalaga sa Home for the Aged, hindi anya sila pwedeng lumaktaw. Ito ang rekomendasyon ng Department of Health at National Immunization Technical Advisory Group at ito rin anya ang gustong makita ng ating presidente kung saan kailangan nilang unahin ang mga healthcare workers dahil ayaw nilang ipagkait ang bakuna na napakahalaga para sa kanila. Matatandang dumating ang 14,200 doses ng Sinovac vaccine para sa vaccination rollout sa buong Region 1. Manipod Tayug, Pangasinan, Grace Aquar, Radyo, Pilipinas. Wala munang magbubukas ng mga sinihan at mga arcade sa Metro Manila. Ito ang napagkasunduan ng Metro Manila Mayors dahil patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19. Ayon kay MMDA Chair Benhor Abalos, pipirmahan bukas ng Metro Manila ang resolusyon hinggil dito. Sa nakalipas na 2 araw, pumalo na sa mahigit 3,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. School health personnel pinasasama ng isang mambabatas sa priority list ng mga mababakunahan kontra COVID-19. Si Kathleen Forbes sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nais ipasama ni BHW Party List Representative Angelica Natasha Cos sa priority list ng mga mababakunahan kontra COVID-19 ang mga school health personnel sa parehong public at private schools. Ayon kay Cos, dapat igawan ng paraan ng DepEd na ang health personnel ng mga paaralan ay maituring bilang healthcare frontliners na eligible sa COVID-19 vaccine. Kasunod na rin ito ng ulat ng DepEd na 1,638 na mga mag-aaral at 2,830 na mga teaching at non-teaching personnel ang nagpositibo sa COVID-19. Paliwanag ng kongresista, bagamat nasa ilalim ng blended learning, may ilang mga guro ang minsay shifting na pumapasok sa paaralan at lumalabas ng bahay habang ang mga estudyante ay nasa tahanan na posibleng sa mga bahay din nakuha ang sakit. Kabilang sa mga health personnel sa mga paaralan, ang mga school nurses, school doctors, school dentists at iba pang DepEd personnel na nagbobolontaryong tumulong sa mga COVID-19 testing at care facilities. Kinalampag rin ni Ko ang DepEd, TESDA at SHED na habang maaga pa lamang ay maglatag at isumite na sa IATF at DOH ang kanilang vaccination plan sa mga paaralang kanilang sakop bilang paghahanda sa pagbabalik ng face-to-face classes. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pamahalaang lungsod ng Baguio, ipagpapatuloy ang COVID-19 testing upang maibsan ang pagkalat ng coronavirus disease. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, may ulat si Jong Monal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pagsisikapan ng pamahalaang lungsod na mamintine ang COVID-19 testing capacity nito bilang instrumento laban sa pagkalat ng pandemya sa syudad. Ayon kay City Health Officer Dr. Wena Galpo, napapanatili ng syudad ang high testing rate hango sa datos kaugnay sa testing capacity nito. Noong buwan lamang na Pebrero, nakapagsagawa ng kabuang 13,567 reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test ang syudad o average na 566 na test bawat araw. Nasa kasalukuyan ay umabot na sa 128,700 mula nang simula ng testing noong Marso 2020. Ang Baguio City ay napapasalalim pa rin sa general community quarantine status sa kabila ng mababang daily attack rate, mababang healthcare utilization rate at mataas na testing rate noong buwan ng Pebrero. Sa kabila ng hindi nabigyang timbang sa pagtaya sa quarantine, mananatili pa rin ang testing bilang pangunahing estratehiya ito ng LGU Baguio laban sa COVID-19 pandemic. Mula sa Baguio City, Jong Monar, Radyo Pilipinas. At yan ang kabuuan ng mga balita. Ito po si Albert Sebastian para sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawa. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila.
Philippine Standard Time, 3:04 ng hapon. Hello po, ito po si Senator Richard Gordon. At ako po ay nagbabati sa inyo ng isang magandang araw at magandang taon araw-araw. At sabihin ko lang po sa inyo, ito ay sa ngalan ng Buong Red Cross Board of Governors at ang Secretary General na si Lisa Zavalla na tumatangkilik sa mga ginagawa ngayon ni Cora Alma de Leon na magkaroon tayo ng kalinga para sa bagong buhay, para sa bagong pagkakataon. At hatid po ito ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Tangkilingin po nyo para marami tayong mapulot na makakatuloy sa buhay ninyo. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay po kayo. God bless you. We all love you. Hapon na to. Ngayon po ay ikapito po ng Marso at unang linggo po ng buwan ng Marso. At syempre po, wini-welcome na po natin on air si Sir Francis Cansino via Skype po. Magandang hapon, Sir Francis. Magandang hapon sa iyo, Edison. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, nationwide, worldwide, para sa ating kalinga hatid ng Red Cross. At syempre, sa ngalan ng buong pamunuan ng Presidential Communications Operations Office sa pangunguna ng ating butihing kalihim Martin Andanar na patuloy na sumusuporta sa ating palatuntunan at syempre pa ang ating butihing direktor ng PBS Radyo Pilipinas, Director Bong Aportadera, kasama sina Station Manager Senior Alan Alyanige, ang ating kabalikat si Mr. Maki at siyempre ang ating kaagapay si Mr. Ray Sampang. Well, magandang hapon on a beautiful Sunday, first Sunday of March, at tuloy-tuloy tayo sa ating kalinga hatid ng Red Cross. Patuloy niyo po kami subaybayan mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4. Every Sunday. Yes po, okay, Sir Francis. Edison. Okay, Sir Francis, bago po tayo magsimula, ay nice lang nating i-report itong ating molecular lab laboratory test done. Simula ngayong January 1 to March 7, 2021, tayo po ay nakapag-test na po ng 2,052,245 at 2,028,422 doon ay swab test. Samantalang 26,799 doon ay saliva test. Okay, tapos ngayon pong maraming salamat. Ngayon pong buwan ng Marso ay syempre aside sa Fire Prevention Month na ating tatalakayin ulit for the second time ngayong buwan na to, Sir Francis, ngayon po ay Women's Month, International Women's Month, at yan po ay gaganapin din po bukas dahil March 8 po ang International Women's Day. Sila po ay merong temang Juana nangunguna laban sa pandemya, at ang kanilang main theme ay Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Yan po ang kanilang theme ngayong taon, Sir Francis. Well, tayo'y humahanga sa ating mga kababaihan na kung saan ay nagbibigay ng higit na kalakasan, hindi lamang sa ating sosyedad at kundi sa kapakanan ng buong bansa. Saludo tayo sa lahat ng mga kababaihan sa Pilipinas, gayon din sa buong mundo. Yes, siyempre, sir. Happy Women's Month. Happy Women's Month. At speaking of Women's Month, Sir Francis, nakita natin dito ang agahaga ni Ma'am Vance Fernandez. Nasa tech booth na po. Good afternoon po, Ma'am Vance. Apo, at Vance, hindi na tayo nagkikita. Hindi na daw kayo nagkikita. Abay, talaga namang, alam mo, inaasahan ko ngayong Women's Month, makikita kita. Live, face to face. Face to face daw. Ang kiss daw. Ha? Kiss daw po, Francis. Okay. Kiss be with you. Anyway po, Sir Francis, at isa pong isa pa rin po na ating
bibigyang ano para dito sa Women's Month, syempre sir, ang ating kabalikat, ang inyong kabalikat, Sir Francis. Si Governor Cora Alma de Leon, live via Zoom po. Magandang hapon, Ma'am Cora. Magandang hapon, ayok, narinig ako. Maliwanag ba? Yes po. Yes, you're coming in 5 by 5. Okay, good. Kasi kayo medyo mahina. Okay. Sige, okay. Masyadong malakas. But anyway, okay lang. I'm very happy na Women's Month ngayon. At maski for this month, like ako, ay panauhin ko sa aking programang Bago ang Lahat, mamamayan muna, puro kababaihan the whole month of May. Pero alam ko na marami din tayong mapapag-usapan dahil narinig ko, kita ko yung report ng chairman tungkol sa development sa development sa molecular laboratory, and I think it's really good news. Although mamaya may didiscussin yata si Dr. Obial on some difficulties that we're having regarding the problem saliva testing. Saliva. But anyway, we will wait until she's able to join us. Okay, Edison. Binibigyan po kayo rin natin ang ating nagbabalik na panauhin, ang chief ng Public Information Service ng Bureau of Fire Protection na si Superintendent Anneli Carvajal at Hensa. Yes po. Okay, who are volunteer female firefighter. Yes, babae din po siya. Oo, kaya nga binabati natin siya ng Happy Women's Month. Yes po, sir. At nasa linya na po sila, Sir Francis, via phone po, si Ma'am Anneli, Fire Superintendent Anneli, at si Ma'am Kathleen Panti ng ating ERU. Okay, Superintendent Anneli, Happy Women's Month. No po, yes, good afternoon. Salamat po at napaunlakan nyo sa second time around ang ating panayam na ito tungkol sa Fire Prevention Month. Awareness. Yes. At, opo. Salamat din po. Ano-ano na po ba mga aktibidades na naisagawa ng ating BFP ngayong simula ng Fire Prevention Month? Well, yes po. Nakaisang linggo na po tayo. Ano, yung naumpisahan po ito ng isang malawakang sabay-sabay simultaneous na blowing of horns noong March 1. Kung napansin niyo po, medyo nanggising po tayo ng sa ating mga kapitbahay nung March 1. Yes po. Nasundan po ito ng motorcade. Motorcade. Nasalubong ko yan sa EDSA. Yes po. Simultaneous din po yan. At nagpapasalamat pa rin kami sa ating mga volunteer fire brigades at mga companies na talagang mga fire safety advocate at sumama po sila during the motorcade. And then nasundan din po ito ng isang programa. Dahil nga po pandemic na yun, ano, so wala po talaga tayong masyadong mga activity sa labas, kundi mas tinalakas po natin yung ating online TV na tinatawag. Ito po yung sa Facebook account ng Bureau of Fire Protection, kung saan nag-elaborate po tayo ng mga discussion about fire incidents, and also a message from the Chief of the Bureau of Fire Protection, Fire Director Jose Segundo Imbang Jr. was also delivered that day. At nasundan po ito ng patuloy pa rin nating, although hindi lang naman to pang fire prevention, all year round po ito, itong ating activity na offline ligtas na pamayanan. So bukod po sa araw-araw na pagrekorida, ikapangapo, ay meron din po tayong sa online na offline ligtas na pamayanan. Nationwide din po ito. Ayan po. Alam nyo, Superintendent, maganda po yung continuing education and information campaign na through online. Pero ang problema lamang po nito doon po sa mga tinatawag nating informal settler, hindi po sila magkakapanahon para tingnan tayo sa platform na yan. Pero meron po ba tayong mga on the ground na continuing info and education campaign?
Yes po, yan nga po yung nabanggit ko na recorrida. Yan po yung araw-araw na sa loob ng truck ang ating mga bumbero at umiikot po sa mga matataong lugar. Tumupresto po sa palengke, sa toda, yan. Sa toda. Yan po. At nagpapatuloy po ng ating mga fire safety education. Napakahalaga po niyan, Superintendent Annalee. Yes, sapagkat alam natin na nagtataka tayo kung bakit Fire Prevention Month ang buwan ng Marso nagkakaroon pa ng mas maraming sunog sa buwan ng Marso. Tama po. Kaya nga po ito diniclare na Fire Prevention Month dahil sa init po ng panahon natin sa bansa simula ng March towards April. So dyan po yung dagsa ng dyan po tumataas yung temperatura natin kung saan nag-i-increase po ang fire incidents kahit po yung tinatawag lang natin na grass fire. Yan po. Yan po. Well, Superintendent, sa ngayon po, alam natin na dito sa Metro Manila, tumaas ang insidente ng sunog. Ano-ano po ba ang mga pangunahing dahilan ng sunog sa Pilipinas? Sa buong Pilipinas po, ayon sa ating dato, simula pumasok ang January to March 2021, ito pa rin po, kagaya pa rin po ng last year, open flame due to torch or sulok. Ito po kasama dito yung ating tinatawag na unattended cooking at saka unattended lighted candle. So dahil po itong ating mga kababayan ay naka-lockdown at nasa mga bahay-bahay at mahilig po talaga kasi tayong kumain kaya maya't maya din ang ating pagluluto. Kaso nakakaligtaan po ang mga niluluto or yung mga kandila or sulu naman ay kung saan-saan pinapatong at napapabayaan, dumidikit sa mga kurtina or tinatong sa lamesa na merong tablecloth or minsan iniiwan sa mga bata. Pero Superintendent Annalee, kasi 'di ba, ngayong pandemic ang tao nasa loob lang ng bahay. So paano pa rin nilang na hindi ito nababantayan? Oo, kung nasa bahay lang naman na sila po dahil 'di ba, bawal po lumabas sa Fire Superintendent. Yes po, pero ayon po sa ating investigation, yun nga po, nasa bahay ang mga tao ngayon, nakadagdag din 'yan actually na mas nababantayan nila yung kanilang mga pamamahay. Ano po. However, bumaba naman ang ating fire incidents pagdating sa mga ganito. Though there are still causes of fire na ang investigation ay dahil nga po doon sa mga ganitong yung nabanggit kong unattended cooking at unattended lighted candle. Na dahil din po ang mga Pilipino ay mahilig sa multitasking. So ayan po, napapabayaan, nakakalimutan. Dahil sa madalas nahuhuk na sa cellphone or kung ano pa man pong ibang gawain. Superintendent, hindi po ba dinidiscourage ng Bureau of Fire Protection ang paggamit ng mga extended wire connection at na nagigitanhin ng mga octopus? Well, yun nga po, hanggang meron po tayong mabibili sa market, gagamit at gagamit po talaga ang ating mga kababayan. However, ang ating paalala ay mas maging conscious na lang po na not because, for example, 10 ang saksakan, 10 sabay-sabay natin gagamitin. Ano po? Ang mas maari, kalahati lang nito or 50% lang ng capacity at huwag pong sabay-sabay na yung appliances natin na kumakain ng malaking ampere. For example, electric fan kung saan madalas na-overheat po yan. Pati po ang mga plancha, ganyan. Pati po ang overnight charging ng cellphone, yan po ang madalas natin na-encounter sa mga residents. Okay, bago ko ipasa kay Governor Cora ang ating linya, nais ko pong malaman sa inyo ano-ano ba ang dapat ginagawa ng mga mamamayan kapag lumiresponde ng bombero sa isang sunog? Well, salamat po sa tanong na yan dahil isa din yun sa na-encounter naming problema ano po pagdating sa responde. Kung sakali po tayo mismo yung nasunugan, hanggat maaari po, siyempre unang-una,
save yourself. Ano po, huwag pong mag-panic. Kaya nga po, ini-encourage din po natin, although nire-require natin na ang bawat struktura ay meron silang annual fire drill. So kahit papano sa bahay, i-practice din po natin yun sana kasama ng mga bata. At in the event na meron na nga po, itawag agad natin sa 911 or sa ating mga barangay officials dahil sila po yung tinatawag natin first responders. And then, lumabas na po tayo, i-alarma na natin ang ating mga kapitbahay. Huwag na huwag na po natin susubukin bumalik dahil kurunin kung ano man ang sa isip natin ay mahalagang bagay. Ano po? At huwag din po sana natin hayaang magpunta sa CR. No, dahil that is a wrong notion po talaga or sa mga banyo natin dahil ang perception natin ay nandoon ng tubig pero hindi po natin naisip na ang CR or ang ating mga banyo ay makipot maliit na lugar in closed space and with only a small bintana for ventilation. So ang mangyayari po kasi maiipon ng usok. Yes po. So, ang yan problema po kasi yung ating mga kababayan, kapag dumating na ang bombero, ay nakikipag-unahan pa. At kumisan pati mga bombero natin ay nasasaktan. Ano, nasasaktan po. Lalo na sa parola, sa fire superintendent, may nabalitaan po kami dyan na nasaksak daw po na isang kasamahan natin sa bombero. Oo nga po. Kaya nga sana po ang ating patuloy na pagpapaalala dyan sa araw-araw natin online, rather OLP on the road, yung recorrida, ano po. Isa po yan na maging kalmado dapat. At hanggat maaari nga po talaga kasi prevention na tayo para maiwasan po natin yung mga ganitong pagkakataon. Governor Cora. Yes. Sa aking karanasan, alam nyo, nasunugan kami ng 2003. Ang cause was faulty wiring, no? Kasi very often, yan yung tama yung sabi nyo, nagdodoble-doble yung lalo na sa mga areas na yung kumpul-kumpul ang mga bahay, very vulnerable. At saka maski yung mga firefighters, I cannot enter, cannot penetrate the area. Kaya very important talaga yung clearances, yung clearance sa pagpasok ng mga firefighting units. But I want to honor, palagi ko sinasabi, I honor the volunteers who are assisting, lagi na yung Filipino-Chinese group na talagang kahit na saan lugar ay available sila, tumutulong sila. Kasi kahit anong laki ng sunog, kahit anong liit ng sunog, dapat talaga tulong-tulong. And I've seen that in Metro Manila. So I think mahalaga na improvement na lang in terms of response, kasi last time kinag-usapan natin, mga 5 minutes ang response na kailangan nandun na. Pero kung dadaan naman sa traffic, hindi rin naman ma-achieve yun. Kaya I think what we have to accept are certain realities na kahit gusto ng Bureau of Fire na matugunan yung mga pangangailangan ng mga mamamayan, hindi ganun kadali. Kailangan patuloy ang pag-i-strategize natin how to further improve, at saka let us honor yung mga communities that they were able to fight the fire or stop the fire in the shortest time possible. Yun ang nakita ko. Kasi habang mabilis na napupugsa ang apoy, konti lang madadamage. At saka I think we need to remove the perception na kaya hindi nasunog isang lugar dahil nagbayad sila. Palagay natin, that should be out of the picture. Dapat walang ganung perception na may inuuna dahil nagbabayad. Sana ipakita ng Bureau of Fire na kung yun ang perception ng araw, ganun, wala na ngayon ganun. Thank you. Yes po, tama po kayo. We are very fortunate din po talaga sa ating mga force multiplier. Ano po? Dahil let's face it po talaga, ang malaki ang kakulangan ng Bureau of Fire Protection. Mapa-personnel, mapa-kagamitan. And maganda po ang kinalalabasan itong ating sama-sama at pagtutulong-tulong para po makabigay ng, maka-extend ng serbisyo sa ating mga kababayan. And we are also thankful po sa mga media
sa mga kaibigan natin kagaya po ng mga ganitong program na tumutulong talaga i-increase yung level of awareness ng ating mga kababayan. Kamusta na po ang ating mga fire station sa Metro Manila? Yes po, okay naman po tayo sa NCR at ang ating pong inaabangan na BFP modernization ay yan po ang magpapasimulain na talaga pong dedicated po ano ang ating government sa fire safety, hindi lang po sa security ng ating mga kababayan. And sa ngayon po, if I may, nationwide po, meron pa tayong kakulangan na fire station, around 238. Ito po ay bandang south sa may Barm, sa kasama din po yung Caraga, and other regions like Region 10, yan po. Banda po dyan ang ating mga kakulangan pa ng isang established na fire station. Kamusta po ang manpower complement? Sa atin naman pong manpower, dahil kulang din tayo ng fire truck at fire station, so the moment nadagdagan po ito, kasunod na po rin ang ating recruitment. Wherein, as of the moment, meron po tayong ginagawang recruitment ano po, dahil regionalized na po ito. So there are regions na conducting ongoing ang kanilang recruitment as of the moment po. Edison, opo. Puntahan naman natin ang ating Red Cross. Yes, sir. Na counterpart. Opo, si Ma'am Kathleen. Ng ating Bureau of Fire Protection. Opo, Ma'am Cora, meron po tayong special na panawin. Ito po ay isang volunteer na firefighter natin sa National Headquarters, si Ma'am Kathleen Panti. Magandang hapon, Ma'am Kathleen. Hello po, magandang hapon din po. Okay. Nasa opisina ka ngayon sa Red Cross? Yes po. Wow. Phone patch ito, no? Yes po, phone. Via phone po siya, Ma'am Cora. Oh. Okay. Why did you decide to volunteer? Ano ba talaga ang background mo at saan ka nakatira so that it's accessible to you? Bali po, nag-start po ako mag-volunteer simula elementary high school po ako, nag-Red Cross youth na po ako. And then, pagdating ng college, nag-start na po ako mag-training ng emergency response. Kaya nag-start na rin po ako mag-ambulansya habang nag-aaral ng nursing. Tapos, pagka-graduate, nag-continue po ako mag-ambulansya hanggang sa mag-transfer po ako dito sa Manila. At nag-continue ako bilang firefighter habang nagtatrabaho sa Tondo Medical Center bilang staff nurse. So it is really not a paid job, ha? Volunteer ka lang? Yes po, ma'am. Okay. Volunteer. Kasi ang concept namin, you can start as a volunteer and later you can be a full paid staff. And in fact, you can even be a chapter administrator if you prepare yourself na with multiple skills. Yeah, we need to encourage people who believe in the cause of Red Cross. And I think maganda na pagkakataon binigay sa'yo na ma-interview ka ngayon para yung mga nanonood, nakikinig sa atin, and may maunawaan na talagang ang Red Cross is really a host of volunteers. Kaya palagi namin sinasabi, volunteering is really the lifeline of the Red Cross. Kaya I honor you. We honor you today for guesting in our program. Opo. Thank you. Yan, nakikita po natin sa ating opo, diyan sa ating mga piklarawan na yung kanyang paano siya nagbibigay responde sa sunog, Ma'am Cora. Ayan, no, may dala-dala siyang host. Anong experience mo diyan, Ma'am Kathleen? Mabigat ba or what? O anong mainit, syempre? At first po, bali yung hindi syempre hindi naman po ako sanay sa mga ganang scenario, but guided naman po ako ng mga kasama ko din po, mga bombero at mga kasamahan ko po sa Philippine Red Cross. Kaya hindi naman po ganun kahirap para sa part ko po. Teka, Kathleen. Yes, bakit sa Philippine Red Cross mo naisip
na maging fire volunteer, samantalang napakarami naman ng private at civic organization na mga fire volunteers. Bali, unang-una po, nasa Philippine Red Cross na rin po kasi ako lumaki and nag-avail ng iba't ibang trainees. And at the same time, nag-enjoy po ako sa pamamalakad at sa mga na-avail ko mga trainings, nag-enjoy po ako sa mga experiences. So, handang-handa ka na magpatuloy sa paglilingkod sa Philippine Red Cross. Yes, sir. I think hanggang sa pagtanda ko yata, mag-render na rin po ako ng pag-volunteer. Wow. Ang sarap naman ng feeling. Okay, ano masasabi mo sa ating mga kababayan na sa mga kabataan katulad mo na ma-encourage mo sila? Ayan po. Bali, sa lahat po ng mga nakikinig, habang bata pa po kayo or habang wala pa rin naman po kayong mga ginagawa o ano, pwede rin naman po kayo mag avail ng mga trainings at ini-encourage po namin kayo na mag-volunteer dito po sa organization natin at para patuloy po tayo mag-augment sa ating government at tumulong sa iba't ibang organization, sa mga non-government organization. Yan po. Okay, thank you very much, Kathleen. Yes. At balikan natin si Superintendent Anali. Superintendent, ano ang maaaring maimensahe mo sa ating mga kababayan, lalo na sa pag-iingat ng sunog? Yes po, ito nga po, mainit na po talaga ang panahon ngayon. So hangga't maaari po ay let's keep ourselves hydrated. Ano po, para hindi po lagi tayo nakadepende sa ating mga electric fan para gumaan ang pakiramdam. Inom po tayo lagi ng tubig bukod sa nakakapakalma ito at nababawasan ng ating init ng pakiramdam. Ano po, nakakatulong din to sa ating kalusugan. At kung talaga pong kailangan natin gumamit ng mga appliances, siguraduhin po natin na hindi 24 hours ano po, hanggat maaari yung mga ganitong electric fan pati mga charger natin, dahil yan po ang lumalabas sa ating investigation na madalas na cause of fires natin. And also, kung tayo po ay aalis ng bahay, hanggat maaari, bulutin po lahat ang mga nakasaksak. Ang kaya, yung main fuse din po, hanggat maaari, i-switch off na natin. At pati ang ating mga tangke ng gasol, ay i-off din po natin to kung hindi ginagamit. At kung sakali po nga may nalaman tayong mga kuryente or mga linya na sa tingin natin ay baka magmulan ng sunog, ano po, itawag lang po ito sa pinakamalapit ninyong fire station para ma-check po natin. At kung meron na nga pong insidente or kahit ano pong emergency na kailangan nila, 911 lang po, itawag na lang po ito agad. And we'd also like to invite everyone to follow niyo po yung mga social media accounts ng ating mga Bureau of Fire Protection. Nationwide po yan, per region, pati po yung per fire station. Ano po, meron po tayong ni-require na dapat mas maingay tayo ngayon sa social media, dahil ang mga kababayan po natin ay nasa social media ngayon nakatutok. At doon po ipatuloy natin yung ating palawak ng kaalaman, hindi po dito sa nakamamatay at napanirang sunog. Maraming salamat po, Superintendent Anali, sa inyong oras, sa inyong panahon na ibinigay sa ating palatuntunan, Kalinga, hatid ng Red Cross. At Happy Women's Month. Happy Women's Month. At Edison, apa? Magbibigay daan muna tayo sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Mga argumento ng bayan, matalinong uusisain, klarong hihimayin. Agenda, agenda ng bayan. Lahat ng panig pakikinggan, talakayang malaman. Agenda ng bayan. Usapang malinaw, malalim,
tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, kasama si Togs Nanyong sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Dahil ikaw ay cooperative. Yes, ikaw na masunurin sa implemented minimum health standard at quarantine. Bilang sa kaso ng COVID-19 ay napababa na natin. People followed. That meant a lot and contributed to the flattening of cases. Ang sarap po sa tenga ng good news, di ba? Pero people, please don't forget. Remember, the lessening of contamination is not because COVID-19 is gone. It is there floating. Kaya tara, bayanihan tayo sa lifestyle nating new normal. Let us all be the solution. The key to winning this war against COVID is the collective resolve for the people to remain healthy and maintain the protocols that you are now practicing. Together, we can beat the virus. Together, we heal as one. Isang mensahe mula sa DOH, KPP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM 1, at Capital FM 2. Sa challenges na dala ng pandemya, aba, lalong lumabas ang lakas ni Eba. Kaya saludo kami sa inyo, aming female health workers, mga guro at ibang frontliners. Pati na kay nanay at lola na sumagot sa hamon na maging teacher sa bahay. At sina ate at tita na naging online seller para tumulong sa pamilya. All things done with love. Under her sleeves, lahat caring-caring ni Eba. We make change work for women. Talaga namang hashtag girl power ang ipinamalas. This National Women's Month, Philippine Broadcasting Service and Radyo Pilipinas are applauding and celebrating Pinay power with you. Mabuhay ka, Pilipina! Okay po, nagbabalik po tayo sa ating programa, Sir Francis. At tayo po ay live ngayon dito sa ating studio sa Radyo Pilipinas Wood. At kasama natin si Sir Francis at si Ma'am Cora Alma de Leon. Okay, Edison, nandiyan na ba yung ating ikalawang panauhin na kung saan ay magbibigay ng mga updates sa atin? Opo, kasalukuyan po siyang tinatawagan ng ating si Sir Orly Lopez. At andito rin po sa ating tech booth si Sir Michael Lines. Sir, at salamatan natin sila, Sir, sa kanilang pagsuporta sa ating programa. Yes, of course, yung ating mga frontliner na yan sa master control at sa transmitter. Abay, kung wala sila, hindi tayo madidinig. Yes, Sir Francis. At syempre, ito na po ang ating pangalawang panauhin sa ating episode ngayon. Walang iba po ang head ng Biomolecular Laboratory ng Philippine Red Cross, ang dating health secretary na si Doktora Pauline Rosel Ubial. Magandang hapon. Magandang hapon, Edison, and sa ating patatapakinig dyan sa Pilipinas. Good afternoon po, Secretary. Good afternoon. Well, meron po kaming nais na paraanin tungkol dito sa ating RT-PCR testing for COVID-19. Yung saliva using po. Using saliva as sample by the Philippine Red Cross versus saliva antigen test. Bigyan niyo po kami, Secretary Ubial, ng latest development ungkol dito. Opo, ang ating pong FDA, Food and Drug Administration, nagpalabas po ng advisory na sinasabi yung ating saliva antigen ay hindi po kasi sila ng saliva RT-PCR test na ginagawa ng Red Cross. Ito po ay talagang mas mababa ang sensitivity at saka ang efficacy niya kaysa sa saliva RT-PCR. Ito po ay maaari lang gamitin kung hindi available yung ating mga RT-PCR test sa laboratory. So, naglabas po sila na hindi po kahit sino pwedeng gumawa ng saliva antigen at ito po ay dapat sa
doktor lang at sa licensed laboratory lang ginagawa. So, ma-advise na po lahat ang ating mga molecular laboratory nationwide na kinakailangan po bang humingi pa sila ng permiso bago halimbawa magsagawa ng mga saliva test, Dr. Audiel? Opo, kailangan pong accreditation pa rin at certification sa ating Department of Health kung laboratorio sila at sa FDA para dun sa mga reagents at saka yung produkto na ginagamit nila. Opo. Ito, I think very important na alamin natin kung sino ang gumagawa nito na unorthodox dahil kung ito'y walang permiso sa Department of Health, we need to know para ma-warn natin ang mga tao na nagpupunta doon. Para din nung araw yan sa blood bank, merong mga may mga blood banks before until na-close na it's only Red Cross and Department of Health. So, mahalaga na kung merong mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, na akala nila baka mas mura sa live test sa mga ibang lugar. If this is not, it is within the purview of the Department of Health to approve such places, kung ito'y laboratory, kung sino nagpapatakbo nito na doktor. So, I think it behooves us to know where this is happening to warn the public, because kung ito'y approved, I think it should be the DOH that should confirm kung ito ay hindi walang permiso o may permiso. What do you think, Dr. Audiel? Opo, actually makikita po nila sa website ng FDA kung ano po yung mga produkto na aprobado. Sa live RT-PCR, hindi ko lang hinahanap ko yung brand. Hindi ko lang maalala, pero isang brand lang po yan. Wala na pong ibang inaprobahan ang FDA. And then, kahit na po anong brand yan, dapat doktor at sa laboratorio ginagawa yung testing. Hindi po pwedeng sa bahay o kung saan-saan. Oh, tsaka kailangan po yan, may medtech na nangangasiwa po. Mayroon po talagang healthcare professional, hindi po yung basta-basta lang na nag-ano ka po, nagsagawa ka ng ganitong paggagawa ng test, di ba, Doc? Totoo yan, Edison. Oho. Talagang napaka-delikado po kasi na ma-misinterpret ng tao yung resulta kasi hindi po ang lab results ay tulong lamang sa doktor para malaman niya o ma-diagnose niya kung anong sakit ng pasyente at kung anong karapatang lunas or treatment ang ibibigay niya. Hindi po siya parang kahit sino na lang magbabasa ng lab results. May tinatawag po kami diyan na history taking at saka physical examination. Dapat ipagsasama mo lahat yung nakita mo sa lab results, sa history, kung anong pinagdaanan ng pasyente, at sa physical signs and symptoms ng pasyente para mag-conclude sa kung anong pasyente at kung anong karapatang gamot or lunas na ibibigay ng isang doktor. For example, bigyan ko lang ng concrete example, lumabas po sa lab result negative yung pasyente, negative sa ating RT-PCR or kahit na sa saliva antigen. Pero tinanong ng doktor, meron siyang positive history na nagka-contact sa isang positive patient. Tinanong ng doktor, meron sintomas, hindi po makaamoy, hindi makalasa at sinalagnat. Tama po. Kahit na negative yung result po ng laboratory, sigurado pong diagnosis namin dyan ay COVID. Yes. So, opo. Kailangan pong madala siya sa ospital, magawan ng iba pang laboratory, baka may pneumonia na siya. At yun po ay kailangan doktor talaga ang tumitingin.
Mm-hmm. Well, alam nyo, isang, Dr. Pauline, kasi ang isang reality o realidad is yes, that many of these na nag-o-open ng ganyang klaseng system is accessibility. Ang mga tao, hindi nila alam na parang, ah, dito na lang tayo kasi malapit lang sa atin. At saka, by word of mouth, sinasabing, ay, mas mura dito. Tsaka kaya nakikita yun parang economically, mas economical na doon sila pumunta because it's also accessible. Without knowing na may requirements to make it really acceptable. So nakikita ko na kapag ito yung requirement, we should also issue a warning na kung ito, maybe not us, not the Red Cross, but even perhaps the Department of Health, na they should issue a warning kung wala na permiso to operate a particular service, eh wag natin ipatunas because it will not be good for the clients or for the people who are being tested. I know for a fact that I had one group in a village that 11 of them were tested both for saliva and for ano nga yung isa natin? Yung isang testing natin. Antigen. Na to make sure na they were willing to pay to make sure na ma-clear lang sila na wala silang, hindi sila, wala, COVID-free. I think the word COVID-free is very important. In fact, ngayon, ang advocacy ko, nakita ko, pag merong mga tao na hindi pa siya na natetest kasi okay naman sila ang tatrabaho. But when they have symptoms like may sipon, may ubo, merong plema or something, or merong, sabi mo nga, yung sa pneumonia, ay kailangan immediately magpa-test. I want to look at it as an emergency situation na kailangan ma-test sila para malaman kung they are really COVID. Because nag-spike ngayon ng COVID eh. Ibig sabihin, many people did not know that the likelihood that they will have COVID because they have not been tested. I would be interested to find out kung na-COVID, had a COVID, wherever tested. Because that's a very important information. Kung sila na-test at sinabing walang COVID, tapos na-COVID sila, then you can inquire in contact tracing. Pero ito, hindi pa nagta-test. So para sa akin, the advocacy natin sa testing should continue regardless na may vaccination. Ah, yes, opo. Magpa-test na rin to determine kung meron o wala, and therefore the vaccination will be an answer pag nalaman mo na ito ay makatutulong because the vaccine is not only curative but preventive as well. That's just my point in that because I'm a public health advocate and iniwala ko na health must be in the hands of the people. Kaya maganda na i-warning natin yung mga tao na baka akala gusto nilang makatipid, gusto nilang accessible, pero hindi naman tama kung hindi naman sila rehistrado at yung nag-handle ng program eh hindi naman legitimate. So, let us warn the people, yes, to my mind. Opo. That's very important. Opo. So, yan po ay tama po, Ma'am Cora. Ang importante po kasi legitimate yung mga pinupuntahan nating laboratorio at mga taong nag-testing. Dapat doktor or medtech. At importante po na lisensyado ng FDA yung ating mga reagents at saka mga test kit. Masabi ko lang po sa Japan, noong pong July, ay kukunti lang po nagpapatesting sa kanila kasi ayaw nila yung sinusundot yung ilong at saka yung bibig. Ngayon po, inintroduce nila as early as July 2020 ang saliva RT-PCR and dumami yung testing sa Japan. Isa pong magandang nangyari ay talagang na-control ng Japan ang kanilang COVID pandemic. Halos bumaba po yung mga kaso at nakakabukas na ang ekonomiya ng Japan ngayon. Apo. Isa rin pong masasabi ko yung sa University of Illinois at saka sa Yale University,
pareho po itong saliva RT-PCR ang ginamit nila sa testing sa kanilang mga campuses. Noong August pa po, bukas na, face-to-face na ang mga classes sa Illinois, University of Illinois, at saka sa Yale. Ito po ay ginagamitan nila lahat ng estudyante ng saliva RT-PCR. Ang kanilang positivity rate nung nag-umpisa sila ay 3.4% noong August. Ngayon po ay less than 1%, 0.22% na lang po. So makikita po natin sa mga ehemplong ito na talagang napaka-importante yung testing. Kahit na po may bakuna na doon sa US at saka sa Japan, kailangan pa rin po mag-testing para mahiwala yung mga COVID positive. Kasi yung bakuna po, hindi niya po tinatanggal yung virus. Isang taong bakunado, pwede pa rin magka-virus. Yun ang napag-alaman natin sa pagsusuri, pwede pa rin siyang magkalat ng COVID. So, sinaswab sa live RT-PCR pa rin po nila yung mga napakunahan na sa loob ng campus. Okay, Doktora. Kaya nga, ang paniniwala ko, testing is very important, primary, kumbaga. Dapat matest ang mga tao na who are exhibiting some symptoms, no? At whether proven na they are COVID-free, that is the time na vaccination become the order of the day. Pero pag hindi sila natetest, and I don't know whether nagbabaccinate sila without testing. That's one question that the people will ask. Kahit ba, pwede bang magpabaccinate kahit hindi natetest? To my mind, it is better na the people will be tested first to find out their condition. But whether merong COVID or not, to be vaccinated for protection. This is my take on that. Nakikita ko. Kailangan ba, it's really people education and dapat malaman nila kung what it means to have to be vaccinated, what it means to be tested, whether saliva or swab test, para that way, yung protection is necessary in spite or despite the vaccine that we are all waiting for. I'm very happy that in Parañaque, we already started with AstraZeneca. And of course, iba-iba, no? Merong Sinovac, yung iba. Pero whatever the local government deems fit and they can pay for it, I think it's well worth for the people to follow kung ano yung available na vaccine na certified naman ng ating FDA. Yes, po, ma'am. Ma'am Cora, oo. Yung recommendation po ng WHO is bakunahan kahit na ako na testing. Nakita po natin sa ibang mga nagka-COVID na hindi po tumatagal yung antibodies nila. Ibig sabihin, kahit na nagka-COVID na po sila, hindi po sila protected. So they still need the vaccine, di ba? Kahit na they will still need the vaccine even if they are already na COVID na sila. Yes. Is that correct? Yes po. Yes daw po, Ma'am Cora. Okay. So importante testing and I think it should be disseminated na ang tanong ko nga eh, na-test ka na ba? Kung di ka pa na-test and you're feeling whatever you're feeling, importante yun muna ang first order of the day. Magpa-test muna kayo. And that is why we have molecular laboratories all over the country to ensure the testing is made. Iahabol ko lang, Doktora Pauline. Maubos na oras natin. Isang text message dito sa atin. Nagpapasalamat po siya at dumating na dito sa ating bansa itong bakuna regardless of brand. Ngayon, ang tanong po niya, kung ikaw ba ay nabakunahan na at sakasakali magkaroon ka uli na magkaroon ka ng COVID, hindi daw po ba kasing fatal kung ikaw ay hindi nabakunahan? Opo. Yun po yung sinasabi ng ating mga vaccine experts. Yung bakuna po ay hindi protection na hindi magka-COVID. Pwede pa rin pong magka-COVID, pero 100% sinisigurado po ng mga expert natin pag nabaksahan po,
hindi na kayo magkaka-severe COVID. Oh, severe. Okay, prevent po ng bad is COVID. Oo, doktora, last message na po at we're running out of time po. So sa sambayan ng Pilipino, pinapaalala lang po natin, importante pa rin yung ating mga minimum health protocols, pagsuot ng mask, pagsuot ng face shield, paghugas ng kamay, at maintain ng physical distancing. At na po may ikinkat lang natin protect at mga sarili. Okay, maraming salamat po, Dr. Apolino Vial, sa inyong oras at pagkakataon na ibinigay sa ating kalinga hatid ng Red Cross. More power to you, ma'am. God bless. Okay. Last message okay. Na po. Opo. Okay. Governor Cora. Yes, ang sa akin lang, magagawa natin ang lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Kaya itong programa natin ay para matiyak na nalalaman ng mga tao kung ano ang ginagawa ng Red Cross para makatulong sa bayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa. At syempre pa mga kaibigan ng inyong Kuya Francis, nag-iwan ang mga katagang get out and help make today a better tomorrow. Until next Sunday. God bless. See you. Okay po, susunod na po ang programa ni Vance Fernandez. At bago po yan ay ang balita po ni Sir Albert Sebastian. Ngayon po ay 4 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo.